nga mga nubwits at mga buhay daga. So itong item natin ngayon, medyo pwede sa buhay daga eh. Ito yung ARC MT-009 4-in-1 hubs. So alamin natin kung bakit 4-in-1. Sulit ba para sa presyo? Anong tunog? Ano ba yung mga dapat nating malaman sa hubs na ito? Mga measurements, etc. etc. Tatalakayin natin ngayon yan. Pero bago natin talakayin yan, ako nga para si Nat, isa akong cinematographer, musician, cyclist na gumagawa ng high-quality bike-related videos. So kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe at iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay! Ang taga ng kapitbahay at sa inyong bahay, iraratay! Itong hubs na ito, pinrovide sa atin ng Bundok Cyclery. At hindi lang yun ang pinrovide sa atin ng Bundoks. Kita nyo naman sa title ha, na meron tayong giveaway! So sa previous video natin, nagtalakay tayo ng mga bike essentials. Kung hindi mo pa napapanood, ilalagay ko sa cards at sa description sa baba yung link. So yung mga essentials na yan, yan yung mga mapapanalunan mo sa giveaway natin. So meron tayong tatlong mananalo. Tatlo! Yung dalawa doon, may chance manalo ng isang set ng essential stuff. Water bottle, hand pump, tire levers, bike headlights, tubeless repair kit, reflectorized vest, at syempre ang paborito kong multi-tool. Ito pa lang yung mapanalunan mo, sulit ka na eh. So kung hindi ka nakabili nito kasi out of stock sila, ito na yung chance mong magkaroon. Anyway, meron din tayong isang mananalo ng moon helmet. So mamimili lang siya sa kulay green, blue, or black. Isa lang. So tatlo ang papalaring manalo, dalawa nung essentials at isa nung helmet. Pero Nat, paano ba makasali sa giveaway na to? Ikakalat natin yung mechanics sa buong video. So kailangan mong tumutok talaga at panoodin ng maigi ang content. Yung iba kasi dyan, pupunta na lang sa dulo para alamin kung ano yung mechanics eh. So para talaga to sa mga tunay na taga-subaybay ng channel. Yung mga talagang nanonood. So ito yung unang mechanics. Ilalike nyo lang naman yung Facebook pages namin ng Bundok Cyclery at syempre yung Facebook page ko, Forever Bike Noob. Ililink ko parehas yung mga links sa description sa baba. At i-check namin yan kung nakalike ka talaga sa FB page namin ha, if ever sumali ka sa giveaway na to. So huwag kayong mag-i-skip ng procedures ha. Una pa lang na mechanics to ha, may mga susunod pa tayo, ikakalat natin yan sa buong video na to. Okay, punta na tayo sa hubs. Itong ARC hubs na ito, bago yung design nito kumpara dun sa mga full black na hubs na nakikita nyo sa Lazada at Shopee. Meron siyang mga red accents, medyo in-overhaul ng konti yung designs at decals. ARC means Adamant Remarkable Created. QR version itong nasa akin. 10x100mm yung front at 10x135mm naman yung rear. Mabibili mo din ito sa non-boost true axle at boost. Gawa sa aluminum 6061T6 yung pinaka body ng hubs. At kung titignan mo, standard Shimano Hyperglide free hub body na gawa sa 7075T6 aluminum ang nakalagay dito. Pwede mo ding palitan yan. Tatalakayin natin yan later. Itong rear hubs, meron niyang apat na sealed bearing. Dito, 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 at dito. Kaya, masusuportahan niya talaga yung weight mo. At yung front hubs naman, dalawang magkabila. NBK sealed bearing ang gamit nitong mga hubs na to. Solid yung construction, pero magaan. So, ang weight nito ay 155 grams yung front at 269 grams naman yung rear. 69! Favorite number! So, magbabari pa ang weight niyan kung anong klase ba ang kukunin mong variant. Kung true axle, non-boost or boost. So, depende pa yan kung ano magiging weight niya. Pero maliit lang na difference yun. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa hubs na to, yung engagement niya. Teka, ano nga ba yung engagement na yan? Yung engagement na yan, ito yung kung gaano kabilis kakagat yung hubs mo sa pagpedal mo. Hindi magbibigay ka ng singsing sa kasintahan mo ha. Hindi ganun yon. Gamit ko dati yung 3-pulse hubs ng Shimano. So medyo mababa yung engagement niyan. Ang pakiramdam ko nun pag pumipedal, parang may certain gap bago kumagat yung pagpedal mo dun sa hubs. So ramdam na ramdam mo yung mga ganyan pag low engagement yung hubs mo eh. Tsaka, pag nagsishift ka from largest cog to smallest, makakaramdam ka din yung parang nakakagulat yung pagsishift mo. Yung parang nakakabigla. Alam nyo yan eh, ganun pag low engagement ang hubs. Pag high engagement ang hubs mo, mas malilesen na yung mga ganung feeling. So mas mabilis ka mag-engage yung pagpedal mo at malilesen na rin yung mga gulatan sa pagsishift. Less strain din yan sa tuhod mo kasi syempre hindi ka nabibigla eh. Itong MT-009, meron siyang 6 poles at yung bawat poles niyan ay may 3 ngipin. So makikita nyo na may 3 ngipin niyan sa bawat poles. Tapos ipapartner mo pa yan sa 114. Tama ang narinig mo, 114 engagement points. Kaya instant engage talaga yan. Kung bibilangin mo yung mga ngipin na yan sa hubs, 114 lahat ng mga yan. Mas marami, syempre, mas mabilis ang engagement. Pero 114 points is enough actually.
kabit na yan. Kabit! Okay, punta tayo sa next mechanics natin para sa giveaway. Mag-comment sa video na ito kung bakit gusto mong manalo. Lagay mo din hashtag 4EBN giveaway. Tsaka hashtag Bundok Cyclery. Then, sama mo na rin yung FB name mo or link. Mas maganda para madaling puntahan. Malalaman nyo later kung bakit kailangan ko mapuntahan yung FB profile nyo. Balik tayo sa hubs. Itong mga hubs na ito, convertible siya. For example, quick release yung bike mo at ito yung gamit mong hubs. E bigla kang nagpalit ng frame na naka-true axle or fork na naka-true axle din. Pwede mong i-convert yung hubs na to into true axle, non-boost man or boost. Alam naman ng marami yung ganyan, pero hindi kasi lahat ng hubs ay convertible. Pero isipin mo ito, kung convertible yung hubs mo, pwede mong ilipat-lipat yung wheelset mo sa iba-ibang frames. Di ba ang saya nun? Though, pag bumili ka nito, hindi kasama yung mga pang-convert, yung mga end caps. Sold separately yan. You can purchase yung mga kailangan mong pang-convert sa Bundok Cyclery. Pwede sa mismong shop nila o sa mga online platforms nila. So ilalagay ko yung mga links ng mga pang-convert na yan sa baba. So kung madalas naman kayo sa Shopee at Lazada, follow nyo na rin yung stores nila sa mga online platforms na yan. Pa-thankyun nyo na lang sa kanila dahil binigyan nila tayo ng items na pwede nating ipag-giveaway. So pag i-convert mo, kailangan mong tanggalin yung mga caps nito. Nung una, nahirapan akong tanggalin eh. Pero don't worry, kailangan lang ng proper technique at konting persuasion. Spell persuasion. Lakas na lang, lakas. Kailangan lang ng konting lakas. Kailangan mo ng konting lakas para matanggal itong mga conversion kits na ito, yung mga end caps. Kasi medyo, meron talagang super sealed siya eh, kaya kailangan medyo peresahin mo ng konti. Itong hubs na nasa akin, standard Shimano Spline Free habang nakakabit. Pero pwede mong palitan yan, depende kung anong system ang gagamitin mo. Pwede mong palitan ng mga Shimano Micro Spline yan, yan yung mga gamit ng mga modern Shimano drivetrains, yung mga 12 speed nila. Para ma-accommodate yung 10 tooth cogs nila. Yes, you heard me. Toot! Kukorek na naman ako ng mga elementary English graduate po. That allowed for the 10 to 42 tooth cassette in the 420% range. And use this conversion kit to install a 16 tooth cog. Riding a 36 tooth regular chainring. If we take a 50 tooth chainring and combine it with an 11 tooth on the back. And the smaller side of the chainring is there, this 32 tooth is going to feel like a 30 tooth. So kung hindi ka pa sang-ayon dyan, ito ang article ng SRAM. Magbasa kasi kayo. 10 tooth. Anyway, kung gusto mo ng mas maliit pa dyan, sa 10 tooth, meron namang like nung 9 tooth. Gagamit ka ng ibang prehab body dyan, tulad nung SRAM XD. Meron din yung available niya na kasang-kasa dito sa MT-009 na to. Actually, lilipat ako sa prehab body na yan eventually kasi gusto ko masubukan yung 9 tooth na cogs eh. Ang mahal lang nung cogs kaya hindi ko pa mabili. So yan, may mga choices ka kung standard HG spline, micro spline, or XD ang gagamitin mo. Of course, sold separately yan. Kung may link, lalagay ko sa baba, 10 tooth. Bolt type pala ito, 6 bolts. Kung naka-center lock ka dati, you have to consider na kailangan mong magpalit din ng rotors. Pero, kung bolt type naman yung gamit mo, good to go na yung dati mong rotor. Pero guys, may mga rotor na built for standard bikes, yung mga luma, na iba ang sukat ng butas para sa mga bolts. So maging cautious kayo dyan. Hindi porket naka 6 bolts na yung bike nyo, pwede yung rotor na yan dito. Kasi minsan may mga standard rotors na so, iba yung sukat eh. So kailangan yung malaman din yan. Next natin yung dimension ng hubs. Importante to, lalo na pag mabibuild ka ng wheel. Pero bago natin talakayin yan, punta muna tayo sa segment nating shoutout! Shoutout nga pala kay Mark Malabonga, Ian, Manuel Dalidig, Kurt Lebron Soriano, Carlo Necio, Michael Casera, Montalban Cycling Squad, Juan Miguel Peralta, Cycling in Tandem Vlog, Joe Santos, Silangan Bikers Association, Bike is Life in Batangas, Archie Julian, Arwen Gian, Arjen Jaslin, JR Abanilla, Bikers of Ibahay District Hospital of Aklan, Ricky Salanguste, John Arvin Gando, Mark Melvin Ganapao, Eve Anthony Rondina, JM Silapan, All Ride, yung kaya ano ba to? Kay Raymond yung All Ride, Chino Villaverde, Fat Bikers. Sabi din ni Isman Sayon, shoutout daw kay Cypress at sa crush niyang si Christine. Sinong Christine to? Walang apelido, lagi mo apelido para mabanggit natin. Shoutout din kay Daniel Yao ng Sampaloc, Joseph and Joanne, Jonathan Tordanes, Gabriel Luis Camus, Jen Nierva,
Jomar Ubusa. Sabi ni Merjel Romero, shoutout sa Blasa 19 at Team Tukod from Banlat. Kasama ko yun sa work si Merge. Jairon Torre, Karangian Bikers Club, Cedric James, Lupierre Vlogs, Kevin De Jesus, Sammy JTV, Alan Del Mundo ng Valenzuela, John Patrick 14, oh hindi siya 15, Mark Matthew 40, oh hindi siya 50, Mist Waste ng Negros Occidental, Ferdinand De La Cruz Cerezo. Sa mga na-shoutout, share nyo naman ang video na ito para makita nila na-shoutout kayo. At kung gusto mo ma-shoutout, lagyan mo lang sa comment section, hashtag shoutout. Pag mali ang nilagay mo, hindi ka ma-shoutout. Matuto tayong sumunod sa instruction. Subscribe ka na din. Okay, bakit ba importante itong mga dimensions na ito? Pag magbubuo ka kasi ng wheelset, dapat tama yung spokes na bibilin mo. Kaya merong mga online spokes calculator na ginagamit. Ilalagay mo dyan yung mga dimensions ng hubs at rims mo para malaman mo kung anong length ng spokes ang bibilin mo. Kaya yung part na ito ng video, papakita ko yung mga importanteng sukats ng hubs na ilalagay mo sa spoke calculator. So sa rear hubs muna tayo. Total length of the hub, 135mm. Non-gear side, 30mm. Gear side, 46mm. Hub diameter, ito yung from butas to butas. Non-gear side, 58mm. Gear side, 58mm din. Front hubs naman, total length of the hub, 100mm. Disc side or non-gear side, 26mm. Non-disc side or yung gear side, 12mm naman. Hubs diameter, disc side or non-gear side, 58mm. Hub diameter, non-disc side or gear side, 58mm. Pwede mong ipost yung mga detalye na yan, so you can write it down or rekta mo lang i-input yung mga details sa mismong spoke calculator. Ililink ko din yung spoke calculator na ginagamit ko sa description. Importante yan kasi para tama yung haba ng spokes na gagamitin mo. Pero dapat, alam mo din yung dimensions ng rims ha, kasama yun sa computation. So nung nabuo ko na yung wheelset, niride ko na agad, excited eh. Pero para din naman sa first impression natin. Then after 2 months ng everyday riding, never naman ako nagkaroon ng problema. Tapos pag gumagamit na ako ng mga low engagement na hubs, medyo naninibago na ako eh. Nasanay na kasi ako dun sa kagat-agad eh pag nagpepedal. Then inakit din namin to sa bundok ng Oro. So nasubok din yan dyan. Uphill, downhill, walang naging problema. Sarap i-ride sa mga mababatong daan. At syempre, meron din tayong sound test. Ito yung tunog niya. Ginamitan ko pa ng magandang mic yan para lang mas sure. Medyo pino yung tunog na napoproduce ng hubs na to. Gawa ng 6 pulse at yung mga tatlong maliliit na ngipin. For me, as a person na hindi mahilig sa maingay na hubs, pwede na. Nasa sweet spot na ito para sa akin. May ingay, pero hindi masyadong iskandaloso. Tsaka as a vlogger, mas okay na ganyan lang ang lakas. Kasi minsan, pag dumadaldal ka sa ride, tapos maingay yung hubs mo, baka hindi na niya maintindihan yung mga pinagsasabi mo, talo na nung hubs yung boses mo. Pero ito, tama lang ang lakas. And take note ha, never pa akong hinabol ng aso dahil sa ingay. Ako pa yung humahabol sa kanila para lamutakin sila. Pet lover eh. So, do I recommend these hubs? Of course, oo naman! Saktong presyo para sa magandang features. Sulit ka na dyan. Hindi ko na ilalagay yung presyo ha, kasi nagbabago-bago ang presyo eh. Alam nyo naman ang market natin. Tsaka, baka mapanood mo to next year pa. Iba na malamang ang presyo nyan. Pero ilalagay ko yung link ng Shopee kasi at least yung link madaling palitan. Pero kung nakalagay na sa video, mahirap nang i-edit yun eh. So, click the link para makita nyo kung magkano ba itong hubs na ito. May mga hubs pala na ganito, pero hindi tatlo yung ngipin every pull. Para sure, use the link na ilalagay ko sa description pag mag-a-avail ka. Okay, last mechanics natin. I-share mo yung video link na nasa Forever Bike Noob page sa FB. Hindi yung rekta from YouTube ha. Inuulit ko. Video link na nasa Forever Bike Noob FB page. Sa Facebook ha, sa Facebook. Importante kasi sa akin yung pagsunod sa instructions eh. Kaya nagmumukhang mangmang tayong mga Pilipino. Hindi nagbabasa. Hindi nakikinig. Hindi marunong sumunod sa instructions. Laging nagmamadali. Kaya sundin ang mga mechanics, napakadali lang naman. Ang daming pa-premyo, multi-tool pa lang makuha mo dyan, goods ka na eh. Ulitin ko din, tatlo ang mananalo, dalawang tig-isang set ng bike essentials at isang helmet. So i-randomize natin ang pagpili, gagamit tayo ng mga comment, online comment randomizer na ginagamit nila. Tapos pag yung napili hindi sumunod sa instructions, pipili tayo ng panibago.
ganun lang yung gagawin natin. So ayun, papaalala ko lang din, meron tayong FB at Instagram. Follow nyo ako dyan. Lalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga video na may pag-giveaway gaya nito. So ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatili. Bike no, babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Hanggang sa muli!